since this will hopefully be my last year in college, nasa apat na taon na po ako malayo sa aking pamilya. Way back when I could still spend Ramadan with my family, even just a kid, I could still remember how happy we would be when it's only 3 or 2 days away from Ramadan, and how happy we would go home and see our mother preparing for our iftar. So it's just really sad na ngayon, practically, nakalimutan ko na yung feeling, yung joy, na yung uuwi ako ng bahay and makikita ko and maaamoy ko yung sarap ng luto ng nanay ko, yung mga ganung bagay po. Ang karaniwang niluto ng nanay ko yung adobo, mga lutong bahay na Filipino cuisine, ayan po, mga afritada, ganyan po. Year 2016, nung nabigyan ako ng pagkakataon na makapag-enroll at makapag-aral sa Ateneo de Davao, so most probably, magto-2 years na po akong malayo sa aking pamilya. Ramadan with my family was one of my very cherishing moments, and ang isa po sa naaalala ko na moments with them during Ramadan is that every sahur, si Papa ko po palagi ang nagluluto for sahur with my eldest sister, and also every sala I am next with my sister na nagsasala po. 4 years na akong malayo sa aking pamilya. Mula nung pumunta ako sa Davao City para mag-aral, 4 years na akong malayo sa aking pamilya. Depende kung may bakasyon kami, tulad ng sem break, pati ng bakasyon sa January, pati ng summer, makatatlo akong umuwi sa lugar namin. Majority, dahil sa ako ay nag-aaral sa Davao City, mas marami yung time na malayo ako sa aking pamilya. Ang mga naalala ko nung ako ay nagpa-fasting sa aming lugar kasama ang aking pamilya, sabay-sabay kaming kumakain, nag-iftar, nagsasahur, at minsan nagsasabay din kaming pumunta sa masjid para magsala ng Salatut Tarawih. Kadalasan mas marami yung ginagawa ng aking parents kaysa sa akin. Siya yung nagluluto, yung mga kapatid kong babae, yung mga naghugas ng aming mga gamit para sa sahur, pati ng iftar. So, kadalasan kapag Ramadan, maraming binibili ang aking nanay sa palengke para sa pagkain namin sa Ramadan. At alhamdulillah, dahil sa biyaya ng Allah, bago pa man darating yung Ramadan, may nabili na kaming pagkain. Minsan, isda yung ulam namin, may kasamang prutas, manok, baka, dates, at marami pang iba. Ang mga Muslim ay umaalala sa Ramadan na ito ay panahon at pagkakataon ng pagsasama-sama ng pamilya. Sama-sama silang naghahanda ng sahur sa pagsisimula ng pag-aayuno sa Ramadan, at sama-sama rin silang nag-iiftar sa pagtatapos ng mga araw ng pag-aayuno. Subalit, paano naman ang Ramadan ng mga kabataang Muslim na pinili nila na mag-aral sa mga malalayong lugar upang makapag-aral sa mga universidad na may mas mataas na kalidad ng edukasyon? Paano ang kanilang Ramadan? Paano ang kanilang Ramadan na malayo sa pamilya? I'd have to admit that living with my family, it was easier, much easier to spend Ramadan with my family. Kasi sahur pa lang mahirap eh. Iba talaga yung, iba yung andyan ang nanay mo, hindi mo na kailangang mag-set ng tigsa-10 alarm para lang magising para sa sahur. Andyan ang nanay mo para gisingin ka, and she has to make sure that everyone has eaten before she has eaten. So maybe that's the hardest part. For me, in my case, kasi I am a mom person, so ayun po, living away from my mom is really hard. Usually, ang sahur at
power ko po ngayon, hindi na lang sa convenience store or sa fast food chains. So, yung mga hindi ko nakasanayan na nakain noong kasama pang pamilya ko. Since po, this is my second time to spend my Ramadan away from my family. Medyo nasanin na rin po ako, unlike before, nung first time ko po, mahirap po siya, syempre. And also, since this is my second time na mag-spend po ako ng Ramadan without my family, medyo nasanay na rin po ako, unlike before. Nung first time ko po, syempre mahirap po masyado kasi kailangan pong ako po yung mag-prepare ng sahur ko, which is hindi ko po nakasanayan. And pati po ang iftar, but in regards to the iftar, may nalaman po kami na may libre pong iftar kasi wala na rin po kami maraming time para mag-prepare for iftar. So, pumunta na lang po kami minsan sa Timeless Treasures or Mercy Center, and there, masaya po kami nag-iftar with other sisters, alhamdulillah. Ang sahur po, medyo hindi rin po namin nakasanayan, so madalas po ang sahur po namin is mga dilata na lang po, canned goods. Unlike sa bahay with family, syempre araw-araw may bagong ulam. Pero ngayon, kasama ko ang aking boardmate na kumakain sa sahur. Minsan siya yung lumuluto at ako naman yung naghuhugas ng aming plato. At depende na rin kung sino yung maunang gumising. So siya na yung maunang magluluto. As a student sa University of Mindanao, kapag may klase Monday to Friday, nauubos yung oras ko para mag-prepare ng iftar para sa lahat ng mga estudyanteng Muslim sa aming paaralan. Kadalasan, doon kami kumakain, kami yung naghahanda ng pagkain para sa mga kasama namin. Nagbibigayan kami ng tasking kung saan kukuha ng budget, kung paano ba makakabili ng pagkain, tasking kung sino ang maglilinis after ng iftar namin. Lahat-lahat ng kung ano yung nakikita natin sa masjid, ganun din yung ginagawa namin sa organization namin, sa school namin. Natunghayan natin na ang pagiging malayo sa pamilya ay may iba't ibang mga disadvantages at iba't ibang mga pagsubok at mga hamon na kalakip nito. Subalit, ano ba ang dahilan? At ang marami sa mga mag-aaral na Muslim ay pumapayag sila sa desisyon ng kanilang mga magulang na sila ay mag-aral sa malalayong mga lugar, sa kolehiyo. Na bukod pa doon sa natukoy natin na ninais ang kanilang mga magulang ng mas mataas na kalidad ng edukasyon, ano ang nakikita nilang advantages o kabutihan ng pagiging malayo sa kanilang mga pamilya? Tunghayan natin sa pagpapatuloy ng ating dokumentaryong Ramadan na Malayo sa Pamilya. Everything has a positive and negative light to it. So I think the positive things that I see is that being away from my family paved the way for me to be able to meet new people and to be able to meet new brothers and sisters in faith. Because in my case, minsan nag-iftar ako sa mga masjid na nagpapa-iftar. So doon ko nakilala ang mga sisters dito sa Davao City. And doon ko na narinig ang kanilang stories where I could learn on my own. Aside from being independent, of course, I have learned to manage myself. I have learned to refrain myself from spending money na hindi naman karapat-dapat. And also, hindi ko na kailangan pagsabihan pa para gawin ito. And also, time management din po. May advantage siya sapagkat nagkakaroon ka ng sariling sikap sa iyong sarili. Unlike sa kapag kasama mo ang iyong pamilya, kadalasan ginigising ka lang, kain ka na, pero kapag malayo ka sa kanila,
ikaw yung gumagawa ng paraan paano ka makasurvive. At kapag ikay nasa pamilya mo, kapag ako'y nasa Cotabato City, namimiss ko yung mga kasamaan ko dito sa Davao. At kapag nandito naman ako sa Davao City, namimiss ko na naman yung mga parents ko. Ang advantage ng malayo sa pamilya, as a president ng organization namin, ng UMA pati ng ISMO, mas malaki yung oras ko. Nagagawa ko yung responsibilities ko bilang leader ng aming organization. Kapag malayo ka sa iyong pamilya, nakaka-focus kang magbasa ng Quran at nakaka-matured sapagkat mas iniisip mo yung kapakanan ng iyong kasamaan kaysa sa sarili mo. Natunghayan natin mula mismo sa mga tinura ng ating mga kapatid na hindi naman puro disadvantages ang pagiging malayo sa pamilya. Ito ay pagkakataon para sa kanila na maging independent at matuto ng ilang mga mahalagang skills sa buhay na hindi natin matututunan sa ating tahanan. Katulad ng pakikihalubilo sa iba, pakikisama, at pagiging matipid sa pamumuhay. Na sa pagpapatuloy ng ating dokumentaryong ito, ano naman ang epekto ng pagiging malayo sa pamilya pagdating sa mga gawaing pagsamba? Meron din ba itong advantages para sa kanila? Tunghayan natin, ano ba ang kapalit ng pagiging malayo sa pamilya? Ano ang kapalit ng Ramadan na malayo sa pamilya? So I do think na ngayon it's much better. It's much better. I see it also as a positive light because meron na akong kakayanan na ayun gawin yung tarawih, yung tahajjud kasi nga po ayun, dire-diretso po dito eh. Yun nga lang po yung negative light po noon on the con side. Kailangan i-balance yung tulog, yung studies, and yun nga, yung acts of worship, yung ibada. Kailangan mong mag-break overtime para sa schoolwork, and also stay late at night para sa prayers. And then also, you have to sleep because it's vital. So, yun lang din po yung con side of it. For me po, opo, mas napaperform ko po siya kasi po, unlike kapag kapag kasama ko po yung pamilya ko, minsan nadadivert yung intention kasi si Papa ko parati siyang nagbibigay ng incentives every after iftar. So this time kapag malayo sa family, mas napupurify yung intention na gawin yung acts of ibada. Depende sa schedule ng estudyante. Nung previous year, nahirapan talaga akong mag-aral. Nakapekto talaga yung schedule ko sa pag-aral dahil yung klase ko mag-uumpisa ng alas 8 ng umaga at nakakarating ako sa aming section malapit ng mag-alas 10. So, parang dalawang subject yung hindi ko napasukan. Kaya mas mainam talaga sa atin na kung tayo ay kukuha ng schedule, mas i-late natin sapagkat alam naman natin na kapag Ramadan, late, kulang yung tulog natin, kailangan nating bawiin sa umaga. Fasting-wise and yung factor na pagkagutom at pagka at yung fact na hindi tayo umiinom, hindi naman po. I don't see anything na nakaka-apekto. Pero yung fact nga po na you have to balance your sleep and then your worship and then your school, maybe less time for study. So, during Ramadan, hindi rin kasi maiiwasan na nagko-conflict ang class schedule and yung iftar time or yung prayer time. So, ayun lang po yung mahirap doon. Para po sa akin, though, medyo mahirap po siya kasi parati pong maraming school activities, school groups. So,
Though mahirap po siya kapag iniisip mo po na for Allah subhanahu wa ta'ala, madali po para sa akin. Normal lang agam-agam ng mga magulang na nagpapaaral ng kanilang mga anak sa malalayong lugar ang mga agam-agam sa seguridad ng kanilang mga anak. Subalit ang mga kapatid nating Muslim na sa kanilang murang edad ay lumalayo sa kanilang mga magulang, ay ano ba ang kanilang ginawa upang mapangalagaan nila ang kanilang mga sarili at higit sa lahat ang kanilang mga relihiyon? Ano ang kanilang ginawa nang sa gayon sila ay makasurvive sa kanilang buhay at sa mga Ramadan na malayo sa kanilang pamilya? In my case, it's the other way around. It's because nanggaling po ako sa Tacoron City and ang kinagisnan ko doon is that same thing na kinakatakot actually ng parents ko na madatnan ko dito sa Davao. Pero I was really shocked na mas lalong namold ang iman ko. Well, Allah knows best. Mas lalong namold ang iman ko and ang acts of worship mas nadagdagan because ang people dito, ang sisterhood, ang brotherhood is a lot much stronger than what I used to live with sa Tacoron City. So I'm just really happy to na dito sa Davao City, strong ang da'wa, strong ang brotherhood and sisterhood ng umma dito. So, ayun po. It actually helped me preserve myself more than actually make me liberated kahit na city ang Davao City. So, ano po, nami-maintain ko po yung sarili ko as a Muslima kasi po, marami po akong na-meet na sisters and these sisters are very beneficial person para sa akin kasi through them parang na-guide ako kasi sila yung naging instrumento para malaman ko na may mga institutions pala dito na hindi ko ina-expect na nag-initiate na mag-conduct ng mga Islamic sessions for Muslims and also non-Muslims. So through this, naka-earn ako ng ilm of the deen na naging guide ko para ma-maintain ko yung sarili ko as a Muslima. And also I have realized na ang pagsisikap po talaga para sa kaalaman ng deen is hindi lamang po para maging ulama ka or para maging scholar ka, kundi po para po talaga hindi ka maligaw. Ay pa-preserve ko ang aking sarili habang ako ay nag-aayuno. Ang ginagawa ko ay less yung pakikisama ko sa aking mga hindi Muslim na kaibigan, pero hindi ko naman sila totally na iniiwasan. Ang ginagawa ko, kung gusto mo talagang maging mabuti ang kondisyon ng iyong pag-aayuno, pumunta ka, doon ka makisama sa mga kapatid mong Muslim na malakas yung pananampalataya nila. Yung seryoso sila sa pag-aayuno, hindi nakikipagpustahan sa kung anumang sports na napapanood nila, hindi yung mga tao, yung mga kabataang after ng tarawih, pupunta kahit saan-saan. Doon ka dapat makisama sa mga taong palaging nagbabasa ng Quran, palaging nagsasala sa tamang oras. Alhamdulillah, at nakita natin ng ating mga kapatid sa pananampalataya, sa kanilang murang edad ay nagkaroon sila ng sapat na talino at diskarte sa buhay upang mapangalagaan nila ang kanilang mga sarili at maging produktibo kahit malayo sila sa kanilang mga pamilya. Subalit, tanong naman natin sa kanila, kung sakaling sila naman na magkakaroon ng pamilya at mga anak, papayagan ba nila ang kanilang mga anak na mamuhay na malayo sa kanila at mag-spend ng mga Ramadan na malayo sa kanilang pamilya? I do think experience is the best teacher po kasi. So, I would really like for them to, if I would have a family someday, inshallah, for them to, you know, have the same experience that I had. Kasi it
makes me more independent. So I do think that it would apply for them as well. So, kung magkakaroon po ng anak, of course, papayagan ko po kasi may mga learnings po talagang hindi makikita sa loob ng bahay or sa lugar kung saan ka nabilong or sa community kung saan ka nabilong. Kung ako ang, kung darating ang panahon na ako na yung tatay sa aming pamilya, siguro tatanungin, papayag ako na mag-aral sila sa malayong lugar kapag merong organization na involved sila doon at may mga mabuti siyang kasama dahil gusto ko rin na kung ano yung naranasan ko nung ako pa ay nag-aral, mararanasan din nila sa sila na malayo sa akin. Alhamdulillah, at nakita natin ang ating mga kapatid ay hindi rin nila ipagkakait sa kanilang mga anak ang ganitong experience na maging malayo sa pamilya. Na ang tinitingnan nila dito ay ang mga iba't ibang kabutihan na may dudulot nito tulad ng pagde-develop ng maturity sa kanilang mga anak at gayon din ang independence at ang mabuting pakikisalamuha sa iba kahit sa mga hindi kamag-anak. Pero ngayong nalalapit na paparating na araw ng Eid, sino ang mas gustong makapili ng ating mga kapatid na ito sa Eid al-Fitr? I consider both sides my family na rin. But since for the past 4 years, I've been celebrating the Eid with my friends here, my brothers and sisters here, I really like to spend it with my family this time. This coming Eid, inshallah. So, iba pa rin po talaga pag pamilya. Iba talaga. Yes. This Eid al-Fitr, I prefer to be with my family kasi I miss them so much and also, of course, may mga attention and love po talaga na hindi maiprovide ng ibang tao. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, gusto ko talagang makasama ang aking pamilya. Pero dahil may responsibilities ako sa aming organization, mas pipiliin ko na dito ko na lang sasalubungin ang Eid al-Fitr sapagkat yun ang alam kong mas makakabuti sa akin at may alam kong maiintindihan din ng aking mga magulang. Sa pagtatapos ng dokumentary natin ito, ay nais natin bigyang diin na hindi natin iminumungkahi na ang mga anak natin ay pag-aaralin natin sa malayo dahil Islamically, meron talaga itong mga panganib na kasama. At isa pang usapin dito ay mainam para sa ating mga anak na babae na sila ay nasa hustong edad na sila ay marapat na nasa isang lugar na kung saan sila ay merong mga mahram. Subalit ang pinakita natin dito, alhamdulillah, ay ang ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam na sa kanilang murang edad, sila ay nakasurvive mag-isa. Unang-una sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, at pangalawa sa pamagitan ng mahigpit na pagkapit nila sa relihiyon na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kaalamang panrelihiyon na isinasabuhay nila. At kasama na rin dito ang suporta ng kanilang mga pamilya na bagaman sila ay malayo at suporta higit sa lahat ng mga kapatiran na sa mga panahon na ito ay malalapit sa kanila. Na makikita natin, ang nais nating bigyang diin dito, ang mga kapatid natin na ito ay naging matagumpay sa kabila ng pagiging malayo nila sa kanilang mga pamilya dahil nanatili sila sa Islam, na hindi sila nabuyo ng mga impluensya ng pakikipag-boyfriend at girlfriend, mga impluensya ng bisyo at iba't iba pang mga nakakasira sa ating mga kabataan sa panahon natin ngayon. At nais nating bigyang diin ang kahalagahan na tayo muna bilang mga magulang ay maging matutuwid
nang sa gayon ang ating mga anak ay maging matutuwid din na sa murang edad, bago pa sila magbinata o magdalaga, ay matuto sila sa relihiyong ito. Nang sa gayon kapag sila ay naging malayo sa atin, sila ay magpapatuloy sa kanilang pagsasabuhay ng Islam at sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang mensahe natin sa dokumentaryong ito, na maaring hindi maiiwasan ang ating mga anak ipapadala natin sa malayong lugar. Subalit, marapat na tiyakin natin ang kanilang kaligtasan sa relihiyong ito higit sa lahat. Ako si Mujahid Nabara at ito ang ating dokumentaryong Ramadan na malayo sa pamilya.